Nick. Nandito na naman kami para magbayad. Kung di nyo kami kilala, wala ka sa amin. Kami magpapatuloy, wag kang humarang sa daan. Kung ayaw mo matapos mga pangarap natin. Hindi ko kayang mag-isa. Gusto ko kasama ka, dalhin mo ko san mo gusto. Kahit sa kamay ka umalis, wag kang tumigil sa iyong pangarap hanggat di mo nakakamit. Wag kang mapagod sa kakaantay, darating din siya. Ipakita mo na karapat dapat ka sa kanya. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako. Wag mong kalimutan kahit anong oras pwede. Kaya ayusin mo sarili mo, tama na ang pamumuna. Kapatid, balita ko, medyo malabo na raw ang iyong paningin. Ito lang masasabi ko, wag buhay ng iba. Nakakatulog ka pa ba? Tanungin mo ang sarili mo kung nakakatulong ka pa ba? Diyan sa ginagod sa buhay, puro ka reklamo. Sige, tama ka, pero tama na. Nasobrahan ka na ata kasi may... So, what's up mga kateknikan, mga kas... Real talk natin dyan. Hello po. Andito po ako, si Kuya Baet. At syempre, meron tayong special guest. At nandito tayo sa lugar niya sa Graz, sa Austria. Pinuntahan namin ngayon at para makamit natin si Ate Joanne ng Lady Masta. Hey everyone! Yun. So, ngayon po, naisipan ko po na i-one-on-one natin si Ate Joanne. Kasi gusto natin kilalanin, di ba? So, maraming nagtatanong, kaya meron akong mga inihandang tanong para sagutin niya. Pakita mo yung inihanda mong tanong, ito kung gano'ng kakapal. Ito yung inihanda akong tanong, guys. Di ba? So, para... para maitanong natin sa kanya. Sige, go. Umpisa na natin. Siyempre. Sampan ng iba yan. Mm-hmm. Ang nasa likod po namin is Graz. Graz pa po. So, ito yung unang tanong, mga ka-teknikan, mga ka-real talk, no? Sino ba si Joanne? Si Joanne ay... ang tunay na pangalan ni Joanne ay Joanna Javier. Yun, wow. So... Javier? Yeah. Simple, simple lang ang pamumuhay ko. Lalo na dito tayo sa Europe. Alam mo yan, mm-hmm. Kaya? So, yun, natatrabaho ka. Gumagawa ka ng mga gawaing bahay. Kung ano yung mga ginagawa ng isang, alam nyo na yun? So, ano ba yun? Alam nyo na yun? So, isang mamamayan. Sa, lalo na isa kang mamamayan sa ibang bansa. Yun! Yun, kaya yun. Yun ang sagot niyan. So, ano ko lang, no? Idagdag ko lang. Guys, first time ko ma-meet si Ate Joanne ng Lady Masta kasi ang pinaka ano nito, ang pinaka talagang storya nito is nakita ko siya sa pala sa Olympics. Yeah, rap Olympics ni Kuya Andrew E. Nabanggit na taga Vienna, Austria. So, na-curious ako, Vienna, Austria, pero sa tagal ko na sa Vienna, Austria, hindi ko pa siya nakikita. So, itinext ko siya. Nung itext, hinanap ko siya sa Facebook actually. Tapos, nung itext ko siya, wow. Pagka-text ko, nag-text ka agad din siya. So, doon nagkamayroon ng kaunting keep in touch conversation. Natanong ko siya, taga Graz pala siya. Pero sa Austria din, hindi sa Vienna. So, ituloy natin ha. Dinagdag ko lang. Taga Graz. Taga Graz, yeah. Ayun eh, parang mga bundok-bundok na dito. 2 hours from Vienna. 2 hours from Vienna pag sa highway ka dadaan. Pero kami nakamotor kami dumarito, inabot kami ng almost kulang-kulang 5 hours. Grabe no, dapat 2 hours lang. Ganun-ganun kasi mga daan. So ito na, ano ba ang istorya ng pagpunta ni munang Austria? At bakit Graz? bago ko sagutin yung tanong na yan, gusto ko man magpasalamat kuya sa pagpunta nyo dito. Thank you din. Sa effort, syempre. And hindi malapit ang Graz mula Vienna. So maraming salamat doon. And yun, so yun, sagutin natin yung tanong mo. Ang tanong ay, ano ang istorya ng pagpunta ng, ng Austria? At bakit Graz? Bakit Graz? Ayun, bakit Graz? Yeah, wait lang. Kasi dati kasi ako nagbanda, tapos nakakilala ako doon ng mga tao na kasama ko dito sa Graz ngayon. Ah, okay. Yun. Yun, tapos dito ay inaral ko na yung trabaho ko ngayon, pagiging makeup artist. Nag-makeup ako sa mga music video, mga ganon. And, yeah.
dito ako sa Graz ngayon kasi mas para sa akin mas gusto ko sa Graz kaysa sa Vienna. Hindi ko man sinabing pangit sa Vienna. So para sa akin mas gusto ko yung ganito lang, yung hindi masyadong madaming tao, hindi masyadong madaming turista. So mas nag-decide ako na Graz na lang yung ano. Saka maganda dito, siguro relax na relax kasi yeah. Pag nasa Vienna ka medyo madami talaga itong tao eh. Talagang yeah, city yun kasi eh. Kasi city na siya eh. City talaga siya. Yung pinaka-main city ng Austria. Pero maraming Pilipino doon. Oo, so, maraming Pilipino doon. Dito meron din mga, di ba? Masaya. Masaya sa Vienna, alam ko. Kasi kapag may mga events, ng mga community. Pinoy. Oo, mga Pinoy. Marami, marami doon sa Vienna lahat. Dito ba may mga community rin na mga Pilipino? Wala. Wala masyado. Wala. So yun, natanong nasagot po. Ito naman, sunod. Kailangan nag-umpisa mag-rap? Kasi, di ba? Nagulat din ako, rapper. 2003. Yun. So nagra-rap, sumasali na kami sa mga rap contest. Yun na yun Lady Masta na yun. Yun, yun yung Lady Masta. So si Jack ng Lady Masta ang nagtatag ng Lady Masta. So kinuha niya kami dalawa ni Endang. Si Endang ay pinsan niya. And ako, magpinsan buo. So kita mo, guys, magpinsan sila. Hindi ko rin alam, ha? And ako po ay best friend ni Jack. Best friend kami, Jack. Lahat kami magkakababata. Pare-parehas kami ng isang lugar kayo sa Yes, sa Caloocan. Sa parang Balintawak. Magkakapit-bahay lang? Yeah, or... Balintawak, yeah. Ah, okay. Yun, okay. So, ayun, lumalaman kami ng mga rap contest. Doon nakikilala namin yung ibang mga rapper. Yung mga rapper na, ngayon, yung mga sikat ngayon, yung mga kilala ng mga karamihan. Oo, marami na ngayon sikat. So, yun ay mga nakakasama namin sa mga labanan, sa rap contest, sa mga street rap contest. Wow. Yun. So yun niya, nasagot na rin niya kung paano nabuo yung Lady Masta, no? Yun din ang sunod kong tanong. Nasagot na niya. In dahil, advance? In advance na kagad. Oh, galing, no? So, nung pandemic, di ba, umuwi ka. Oh. So, para lumaban ng Rap Olympics. Yeah. Ano yun? Planado ba yun? O talagang nagkataon lang? O... Yun, actually yung Rap Olympics na yan. Tsaka lang po ha, sila po nag-champion sa Rap Olympics ni Andrew E. Yan, galing doon. Salamat. Mga girly. Maraming salamat. Siyempre, kaya sobrang laki. Sobra. We really don't, we can't understand how big it is. Sobrang laki. Kaya mga kaibigan, ito po nasa likuran ko, ang nagwagi sa ating championship night, mga kaibigan, Apollo 1 and Lady Masta. Pakitanggap ang inyong trophy, pakitanggap. Yun, yung Rap Olympics kasi, nagbakasakali lang kami dyan sa Rap Olympics. Parang sinabi lang, i-try natin, let's try. So nag-imbil kami ng isang song, yun nga yung Lady Masta. Actually, kasali din si Jack sa hardcore category. Hindi siya pinalad. And then sa heart rapper category, kasali ang Lady Masta. Nagpasa kami ng love song. Yun nga yung taong pagsigaw. So, hindi din siya pinalad. Then yung the last, so tatlong category yung pinasaan namin, yung female rapper category. So, yun. Nung napasok yung pangalan namin sa female rap category, ano siya, hindi ko pa alam na makakapasok kami sa finals. So, hindi pa nabubunot yung pangalan namin mula doon sa female rapper category. Diba? So, hindi pa. Ako ay umuwi na. Wow. Advance ako kasi pwede, di ba? Alam ko na nga yung tatanong mo eh. Ang galing. Ganun tayo ka-advance. Ibig sabihin nun, hindi mo alam kung makakasali kayo doon, pero umuwi ka na. Oo, hindi ko alam kung pasok sa finals. Okay. Wow. Umuwi na ako kasi... Yung pag-uwi mo, planado naman o yung talagang gusto mo lang umuwi? Kinabukasan. Nag-submit kayo, tapos kinabukasan umuwi ka na? Wow, ganun kapitis. Hindi, ganun. Matagal yung submit, nag-submitted. Parang 3 months yata yun before eh, bago mapasok yung... So nakita namin yung pangalan namin sa female rap category. Tapos yun, umuwi ako kasi iniisip ko kung sakaling pumasok kami, para may kasama yung dalawa. Parang, kasi ito yung pinakaunang pagkakataon na magkakasama kami ulit. Kaming tatlo. Pero di ba yun, nagkamayroon muna ng parang online, ano, di ba? Nagbigay kayo hindi eh. Actually, bago pa yun magkaroon ng online judging, hindi na nila ginudge, hindi na na-judge yung female category Parang pinasok na nila lahat ng female doon eh. Yun, so... Tapos akalang sila namili na kung sino maglalive. Oo, namili sila. Tapos yung sinabi, pasok nga yung Lady Masta. Nasa Pilipinas ka na nun, nung malaman mo. Oo, nasa quarantine ako nun. Nasa quarantine. Kasi ang kapag kung hindi ako umuwi nun, hindi ako sasakto eh. Kasi may quarantine days. Oo nga, 10 days. So sinakto ko siya. So paglabas ko ng quarantine, diretso na ako sa...
sa ano kagad? Outreach. Ah. Sa outreach. Sa laban. Oo, sa laban. Sa live. Yun. So, dumiretso ako doon. Mm. Sinundo ako nila endang sa Pampanga dahil doon ako sa clerk na ako lumapag. Mm. Pero hindi ba naging mahirap ngayon? Halimbawa, hindi naging mahirap sa'yo na nandito ka tapos sila dito sa Pilipinas? No, kasi nag-start kami ganun na eh. Ah, okay. Nag-start kami ganun na eh nung May 2020. Yo, dahil nga dito nanggagaling sa Austria yung music namin. So paano pag ngayon, ano? Dito na rin mix. Ah, dito na rin minimix. Yes, yeah. Pag gumawa kayo ng kanta, pinapasa nila yung mga vocals nila. Eh, yung mga video, ano ba? Yun, so, kanya-kanya, katulad ng pandemya, yung pandemya na kanta ni Jack, kung napanood mo na yun, doon sila nag-shoot, magkasama yung dalawa, Endang, and ako dito, ako nag-shoot sa Graz. Pinagsama-sama na lang, shoutout mo kay Warren Austria, ng Pinoy Hip-Hop Superstar, Sir Warren. Ayun, salamat sa'yo. Yun, siya yung nagsama-sama ng video clips video namin. Clips, okay naman yung kinakalabasan, parang magkasama din kami. At least, 'di ba? Yun yung patunay na walang imposible. Imposible kapag ginusto mo yung isang bagay. Wala. Dream, believe, achieve. Tama. So ngayon, meron ba akong isang katanungan? Ano? Meron ka bang pinagsisisihan sa mga decision mo sa buhay? Wala. Wala. So, as in wala. Chill lang. Wala eh. Wala. Ang bilis to. Wala siyang pinagsisihan, guys. Ito, isama natin sa love life, no? Nasaktan ka na ba sa pag-ibig? Parang kaunti lang love life tayo. Actually, palagi. Noon. Noon. Lalo na di ba may kanta kang... kaya ako na isama to, ha? Nasasaktan. Ano yung kanta mong yun? Yung... Di ba mayroon ka isang... ano, nakanta, yung Lady Masin. Masaya na ako. Yung Masaya na ako. Masaya na ba ako? Masaya na ako. Yun, di ba? Oo, masaya yun yung na ako. Kanta yun. Yung kanta so, ko, ngayon, masaya ka na. Shoutout kay Ino Makata, yung kasama ko doon. Ino Hello, Makata. Ino Makata. Shoutout sa'yo. Kakolab ko siya doon sa kanta na yun. Yun, para yun, masaya. Masaya naman. Masaya ka na. Lagi naman ako masaya. Pero kasi nung, alam mo na yung medyo bata-bata ka pa, medyo shushungek ka pa, di ba? So, ayun. Ngayon, masaya ngayon, ka na. Ngayon, okay na, masaya naman. Masaya, na masaya lang ako. Nasaktan ka dati before? Dati. Ilang beses? Gaano ka sakit? Yung talagang parang gusto mo nang tumalo sa building. Oy, wag grabe kayo naman, hindi mo na ako umabot. Okay, sabi niya, wag kayo munang tatalo sa building, tapusin niyo yung video na to. hindi naman tayo umabot. Hindi naman tayo umabot. Yung ano talaga lang, yung mga may iwan, yung ganon, yung ikaw mga pinagpapalit. Yes, ah, pinagpapalit? Oo, wow. Pinagpapalit. May iwan ako. Pinagpapalit pa rin? Naiwan ako, oo. Hindi, meron akong dating, yun, yung dating boyfriend ko. Yun yung kantang masaya na ako. Hindi, walang preferences. Naisip ko lang yun. Kaya sanapin nyo sa YouTube. Joan ng Lady Masta, o di kaya Lady Masta, makikita nyo lahat ng kanta nila dyan. Andyan lahat dyan. Salamat. Tsaka ilalagay natin sa description box. Ayun. Bago natin makalimutan. Yun, yung masaya na ako, pinag-usapan namin yun ni Ino Makata. So dapat kapag ka nag-break kayo ng jowa mo, dapat happy ka lang. Oh, ano man yung kalabasan, tama, di ba? Tama. So tuloy natin yung tanong. Ang tanong paano ba magmahal naman ng isang jowaan? So kanina, nasaktan. Ngayon, magmahal. Ano po, hindi ko binibigay lahat. Wow! Parang yung hindi ka nag-ano ng sobra. Hindi lahat. Nagtitira ka para sa'yo. Oo. Kasi mahirap. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala ng lubos. Tama. Pero once naman na pag ako ay naloko, wala na, basag na. Basag na? Kahit sa pagkakaibigan. Oo. Kahit sa pagkakaibigan. Ah, ganun. Same. Oo, di ba? Shoutout mo sa hangin. Mahangin siya. Mahangin, pero nasa taas po kami. So, yun nga. Hindi kayong pag nagmahal talaga, na-try mo na bang magmahal na pinaglaban mo siya o gano'n? Wala akong pinaglaban. Hindi ka, grabe, no? Hindi ka sumusuko yung gano'n? Yung halimbawa, alam mo nang, sinusuko mo ba? Yung alam mo depende nang, nagkameron ka naman ng relasyon na alam mo nang wala na, pero ipinaglalaban mo pa, hindi ka rin, nagtatry ka pa rin at hindi sinusuko. Ano nangyari ng gano'n sa'yo? Wala pa. Depende naman kasi yan eh. Kasi kung sila mismo ang gagawa ng way para hindi mo na kailangan dapat sa, hindi mo na dapat ipaglaban kung sira na, di ba? Kasi ako kasi yung tao na kapag ka nabasag na, wag mo nang ayusin ulit. Kasi mababasag pa din yun eh. Kasi may lamat na eh. Di ba may sinatawag nga silang second chance? Sa pag-ibig, hindi na siya sa akin. Ah, maano pala to? Maano din magmahal? Parang pag binasag nyo, wala nang second chance? Wala. So, galing. wala na. Wala na. Pero silosa ka? Ako,
Hindi. Ah, okay. Hindi ako selosa. Kahit sa kaibigan, hindi. Ito naman magandang tanong. Katanong kita ng apat na ano. Kumusta naman ang iyong emosyon? Ano? Ngayon, emosyon mo ngayon? May choices. Emosyon ko. Ngayon, wala. Chill lang ako kasi chill palagi lang. Wala, hindi naman ako, hindi sobrang masaya, hindi sobrang malungkot. Siyempre, alam ko na lahat hindi naman permanente. Diba? Malungkot lang ngayon. Ngayon lang yan. Ngayon lang. May problema ka ngayon, ngayon lang yan. Kaya ang spiritually mo, kumusta naman? Ayos na ayos. Saka pagsimba ba dito? Dito kasi wala nang plate, may simba dito may ng Pinoy. May simbahan. Ah, okay. Mm-hmm. Pwede kang pumunta. Mm-hmm. Pwede kang pumunta. Pero iba kasi dito yung parang babayad ka ng tax. So hindi kami nag-apply noon. Mm-hmm. So siyempre kung pumunta ka ng simbahan, kailangan may bayad ka. Nagbabayad ka ng tax dito sa Europe o sa Austria. May tax. So magdasal ka na lang sa bahay mo bago ka matulog. Pag-gising mo, bago ka matulog, and pag may free time ka, kasapin mo yung Diyos. Mentally, kumusta ang mentally mo? Kailangan na ba ng, magpapadala na ba ako dito sa Gratz ng Lubit? Ang layo yan, ng, ang ano, eto, pwedeng tumalun dito. Ayan, joke lang yan. Pero masakit yun eh. Oh. Pero masakit pag tumalun ka eh. Wala, okay naman ako kuya, mentally. Mentally okay. Walang ano. Yung physical mo naman. Physically, medyo ngayon nag-iingat ako. Pero alam natin na, yun lang, healthy living na tayo actually, ngayon. Actually, yung COVID, yun nakatulong sa mga tao para mag-ingat sa katawan, no? Yes, kahit yes. Sino, mas maganda yung nag-iingat ka. Tuwing laging healthy, yun ang ano. I-change mo sa healthy living, kumbaga. Sa pagkain, sa mga ginagawa mo. Oo, ganun. Dati kasi may ako sa mga fatty. Alam mo naman pagkain ng Pilipinas eh. Mm-hmm. Alam, pagkain ng Pilipino po, hindi ko masasabi, masarap talaga. Pero minsan, hindi healthy. Diba? Yun ang katotohanan. Kapag nasobrahan ka, pag nasobrahan kayo, lalo na sa mga vision nyo, pag nasobrahan, hindi mo kasi alam mo yung itsura ng loob mo eh, diba? Yeah. O once na makita habang, mo yan, o habang kaya mo pang tanggalin. Yan naman yun. Ikaw ba kuya, may bisyo ka? Wala, sigarilyo lang. Oo, at saka, pero occasionally uminom, lang. Hindi. Occasionally. Pag inom, pag may washout. Pero hindi yung talagang change mo. Yeah, hindi, yung Yossi, araw-araw yan. Mm-hmm. Pero yung pag inom, pag may mga party-party lang, hindi yung nagtatawag ako, tara inom tayo. So yun, ayos pa lang ang kanyang emosyon, spiritually, mentally, at saka ano, di ba? Galing, no? Ang kapal pa nito. Oo, so, grabe, hindi ka handa, ah. Ito, hindi ako handa. Hindi siya handa. Kung isa kang ulam, ano ito at bakit? Ito, magandang tanong to. Adobo. Bakit adobo? Adobo kasi may asim, may alat, saka minsan matamis. Regado. Oo, yun. Yes. Adobo. Masarap talaga naman ang adobo sa Pilipinas. Mm-hmm. Yun, ganun. Pero ito. Malasa talaga. Malasa ang adobo ng Pilipinas, siyempre. So kung ito, meron din isang magandang tanong na. Kung ibabalik ang buhay mo noon, meron ka bang babaguhin ngayon? Grabe naman yung mga tanong ni Kuya, parang di ka talaga handa. Hindi ako handa niya, ha? Kasusulat ko lang habang nagmumotor, sinulat 'yan. Nagmumotor pa 'yan, nagsusulat, ha? Grabe, Kuya. Ayun, kung meron akong ibabalik sa buhay ko noon. Mm-hmm. Wala. Wala na. Wala kasi, babagawin. Oo, wala. Lahat kasi ng naranasan ko, lahat ng pinagdaanan ko. Oo, para sa akin. Ah, okay. Kasi lahat yun ay learning ano yun stages, diba? Hindi, kung ako may ibabalik sa buhay ko ikaw noon. Ba? Ako ibabalik ko lang, sana nag-aral ako ng maaga noon. Kasi late na ako nag-aral ulit. So may dalawa na akong anak na mag-aral ako para makapagtapos. So mas gusto ko sana noon, ang dami kong sinayang na panahon. Pero ito sa buhay, wala na akong babaguhin. Kasi pag binago mo yun, may iba na rin yung yung diretso mo. So baka hindi yun yung mga anak mo, hindi yun yung asawa mo. So mas maganda na wala tayong binago. No. Pero kung may babaguhin ako, yun lang pag-aaral siguro. Pag-aaral lang. Yun, so, ano naman ang ano? O, di ba? Nabaliktad. Nabaliktad ako, tatanungin ito. Hindi, yun nga. Wala akong babaguhin, kuya. Kasi lahat naman ng na-experience ko. Parang and may natutunan. Lahat natutunan. Lahat naman yun. Nag-enjoy naman ako. And hindi naman siya masama para sa akin. So, mas nakabuti siya. Nakatulong sa akin, ha? Kung bakit ako nandito ngayon. Mm-hmm. And kung nasan man, ano man ang kalagayan ko sa buhay. Wow. Lahat yun ay nakatulong. Hindi pa po tayo tapos. Meron pa. Paano ka ba magalit? Yung maingay ka o tahimik ka lang magalit? Pag napupuno na ako, talagang bigay lahat. Malakas yung boses ko talaga. Pero pag slight lang, pero tahimik. Kaya kong kumalma.
kaya kong hindi kaya kong kumalma. Depende kasi sa galit eh, sa sitwasyon eh. 'Di ba yung hangga't kaya ko pang magtimpi pa. Ayun. So wala akong sasabihin, pero nandiyan lang ako, nakikinig lang ako sa iyo or pero uusap tayo, kalma lang ako, kaya ko ba. Pero kapag yung talagang mismo talaga napuno na ako, wala na. Wow. Wala na, talagang galit talaga ako niyan. Hardcore, naging hardcore. Ko ano na naman lumalabas sa iyo. Oh, pero lahat ng lumalabas sa akin ay pangaral pa rin. Ah, lalo na sa mga kapatid ko kasi yung panganay eh. So ganun. Wow. Ilan na kapatid mo pala? Matanong ko lang. Madami. Madami kayo? Oo, madami. Yung iba nga hindi ko pa kilala eh. Ni joke lang. Oh, shout out sa tatay ko. Ah. Hello po, tatay. Hindi, marami akong kapatid. So sa iba't ibang pamilya. Ah, okay. Marami kang marami kayo. Pero okay lang kasi ano siya. Pero sa tunay, the more the merrier niya, 'di ba? Kahit ngayon sa tunay marami. Ilang kayo sa tunay? Dalawa lang. Dalawa lang kayo, pero and then yung may dalawa pa akong kapatid na nakasama ko sa bahay ngayon. Kapatid ko sa mother. Ah, okay. And different father. Tapos yun, meron pa akong mga kapatid sa ibang nanay. Ang galing-galing gumawa dati, no? Oh. Panahon na yun. Yun, so lahat naman eh okay kami ng lahat ng mga kapatid mo. Ko, relationship. Yun, yung pinaka-importante. Yun ang ano to. Kasi hindi naman ako nagagalit din eh sa kanila. So dahil natanong natin kung paano ka magalit, ano naman ang madaling magpangiti sa'yo? Anything. Na? Ano ba, mag-isa lang ako, tapos pangiti ano... Pangiti ka na lang? Oo, minsan napapangiti ako mag-isa. Oo. Yung parang, basta ano... Madali ka mapangiti. Ang swerte natin. Oo, parang ang swerte natin, ang swerte ko. Kasi may nakaganito tayo, meron tayong hangin na nalalanghap. Kaya nga. Diba? Lagi kong naiisip yung mga tao na may sakit, sa ospital, yung mga nasa labas, natutulog. Yung mga ganon. Yung one nga, yung isang araw, diba? Yung sa ospital, may nakita akong matanda lang. Yoyosi ako, tapos kausap ko siya. Ang sabi niya, tinanong ako kung bakit ako nandun. Siyempre, sinabi ko yun niya sa anak ko. Tapos sabi niya, buti pa nga kayo kumakain. Siya hindi. So, diba? Sabi niya, hanggat malakas ka at mahalin mo ang pamilya. May pangaral, okay, is good. Parang pinasend lang sa akin ni God na ganun-ganun. Kasi siya daw, hindi na siya kumakain. Ang ano niya lang yun, sa mga tinuturok-turok na lang na napagkain. So, diba? Ang hirap. Ang hirap na. Yung mga simpleng bagay lang na kaya tayo, guys. Lahat ng meron tayo sa buhay, maging masaya. Masaya ka. Maging makontento. Yan ang totoo talaga doon. Diba, hanggat hindi ka kontento, kulang ang buhay. Maging masaya. Ito, napanood ko kasi nung nagpunta ka sa Pilipinas, no, nakasama mo ang Dunggalo. Yep. Diba? Sa coffee party ni Kuya Drew. No? Gaano ba kabait yung mga Dunggalo artists natin? Kasi kayo lang ang babae doon, diba? Paano mo i-describe si Kuya Drew, si Kuya Andrew E. in 5 words? Ikaw ba'y mahinhin o malandi? Oh my God, bakit ganyan yung choices ng, mo? Tingin ng choice, no? Oo, grabe. Napakahirap sagutin. Oh. Ayos lang, diyan hadlang para sa amin. Kami magpapatuloy, huwag kang humarang sa daan kung ayaw mong mataboy. Tumabi! Nice, ang galing. Nakakatirik balahibo pala pagkatabi mo yung mga kanta.